Dahil sa mapanganib na init na nararanasan natin, nanawagan ang isang grupo na magdeklara ang gobyerno ng National Climate Emergency. Ayon sa Center for Energy, Ecology and Development, mahalaga na may sapat na pondo at alokasyon ng gobyerno para sa pag-aksyon sa climate change. Sabi nga na PAGASA, maituturing na worst El Nino ang nararanasan natin ngayon at posible raw na mas iinit pa sa susunod na buwan. Kasi kung historically nakikita natin yung mga maiinit na temperatura na iitala during strong El Nino episode and then na-breach pa or nasusurpass pa yung mga temperatura during that strong El Nino episodes. Kami nananawagan na magdeklara ng National Climate Emergency. Importante din doon na may corresponding na pondo at allocation. Kasi hindi uubra dito yung ayuda lang. Para maiwasan ang mga water service interruption, nanawagan ang Department of Environment and Natural Resources na huwag mag-aksaya sa paggamit ng tubig. Ang Department of Health hindi inirekomenda ang madalas na pagligo sa isang araw para hindi maapektuhan ang supply ng tubig. Sa halip, gumamit daw ng basang bimpo o kaya spray bottle bilang pampapresko sa mukha at katawan. Kasi pag nirekomend ko mag-shower ka 3 times a day during the heat, maubos naman yung tubig para sa tubigan. Drought na nga. Pagkatapos, mawala tayong pagkain. So ang payo ko talaga is also conserve water. Practice ito dahil base sa projections ng PAGASA, at least 2 months of drought conditions pa yung ating kailangan malagpasan. No? Itong May at June. Kaya kahit sapat pa yung ating tubig, magpa-practice na tayo ng conservation. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.